Hindi naman kita pinapayuhan, pero yung tawag-tawagin mong normal mangusin yung boss namin, mali. Wala. Hanggang friendzone ka lang, kahit anong gawin mo, siguro, ewan ko, wala na kami may advice sa iyo eh. Lobit na lang. May isip yan. Sabi ni Mams Mustafa, eto malupit. Grabe ito si Luchi Galang, kung maka normal mangusin kay Sir Evelyn, wakas. Kawawang matandang ito, dapat magtanim na lang ng kamote. Anak ko ito. Hello. Hoy, Ate Luchi, wag naman ginaganyan yung boss namin. Wag naman, porke ba't napakalaki ng pisngi mo eh, ang yabang. Wag naman ganun. Machi-chick to chick ka, sige. No, ang tanong na lang namin, Ate Luchi, ano ang ginawang kasalanan ni boss sa'yo at ginaganyan mo siya? Oh, ano ang may binas ka ba ni boss? O alalahanin mo, Ate Luchi, ha? Mas matanda ka kung sino man ang pinapakinggan mo. Ibig sabihin, pag nakakaangat yung edad mo, Ate Luchi, mas malawak yung pag-iisip mo na umintindi kay boss. Mas matino ka kaysa pinapakinggan mo. Hindi ako nag-advise dahil alam ko mas matanda ka sa amin. Mas naiisip mo kung ano yung tama para sa'yo at magsabi na laiti mo yung boss namin. Ganun lang kasimple yung advice namin. Diba? Yun lang. Mag-isip-isip ho kayo. Kung sino si boss, sino si Yama, sino si Alpha, at sino si Nasukir. O yun na lang. Hindi naman kita pinapayuhan, pero yung tawag-tawagin mong normal mangusin yung boss namin, mali. Kung sasabihin namin balyena si Yama, tama. Kung sasabihin namin budulera si Yama, tama. Kung sasabihin namin manloko si Alpha, tama. Kung sasabihin yung lalaitin niyo si boss, mali. O yan, pag-isipan niyo yan. Diba? Parang pinggan. Uy, grabe. Wag po kayong bitter, o, di ba? Ama. Wag niyong nilalait si boss dahil wala namang ginagawa sa inyo yan. Mas maraming natulungan, napasaya, napangiti, napadede, napangiti si boss. Yung 4.3 million nga na tao na naniwala kay boss, hindi pa ba, kulang pa ba sa inyo yung mga baser? Mas maraming ang naniwala kay boss kaysa nagkomandudato ng presidente. Guys, wake up your mind. 4.3 million na Pilipino kababayan natin na humahanga kay boss. Kulang pa ba yun? Iba pa kami na milyon-milyon din na humahanga kay boss. O, diba? Dito, usapang friendzone. May kikwento kami. Alpha, doon ka mananalo, usapang friendzone. Solusyon, lubid. Lubid. Wala na. Walang kahirap-hirap. The easiest, safest, and cheapest. Yeah. Lubid. Galing yung dalawa tumawa ni Vice K. Karapeng paring Nasukir. Lusaw na lusaw, mga baser. Oh, mga pare. Hindi. Oh, mga baser, usapang real talk. Usapang katotohanan. Ano ang kasalanan ni boss sa inyo? Oh, ikaw, Bungo. Wala, hindi mo na sinagot yung tanong ko kahapon eh. Ano ang kasalanan ni boss at ginaganyan nyo? Na ano daw eh, na na-scam daw yung puso niya eh. Na-scam daw yung puso niya. Na-scam yung puso ni Bungo. Alam yung bading ka talaga. Naman na. In fairness. In fairness.
Si President man still, hindi na naman daw nakapag-gym. Hindi, wala na kaming kasalanan doon, ha? Bakit hindi na naman nakapag-gym? Hindi na naman nakapag-gym. Hindi, hindi kasi magandang pakinggan kasi yung real talk eh. Hmm. Kaya nga yung real talk ko kahapon, hinihintay ko na i-rebut nila. Wala naman akong narinig eh. Kasi may mga marites tayong magagaling dito. Wala, walang pinasa eh. Tumandang walang pinagkatandaan, paurong, nakakahiya. Yes. Bakit kaya may pingpingan, may subsuban sa kabila? Ano yan? Okay. Baka kaya may piningpingan sa kamay nguso, may mga nguso at mga pisngi sa kabila. Kahit ano bang itawag sa kanya, pandemic hero, hindi na ninyo mababago ang pagmamahal namin sa kanya. We love FLM. Long live. Sabi ko namin. Diba, ate? Diba, manang? Sabi ko kahit anong ano nyo kay boss, pambabas nyo, walang magba. Dito namin, natira na kami solid dito. Walang makakapagbago niyan. Wala, ayaw naman i-rebut yung ano eh. Gusto nyong maniwala kami sa inyo, gawin nyo yung iniisip namin ng pagtulong at tutulungan nyo. Kagaya ng ano, may malasiki. Congrats pala sa lugar ni Manang Melita Quilates. Salamat boss, napili niyo yung lugar sa Malasiki. Di ba? Marami naman matutuwa na kay Ilocan One. Di ba? Oh, baka sabihin niyo pera na naman namin FFCI yun. Mga basel diyan na walang pera si boss doon. Ipalabas nyo yung proof nyo na walang pera si boss doon. Ipalabas nyo yung proof nyo na pera namin ng FFCI, pera ng OFW. Palabas nyo, yun yung puro kwento. Nagre-real talk kami rito, ayaw nyo namang i-rebut. Diba? Sabi ni Mustafa, paglabas na Sir FLM, lahat ng matanda na yan, paiyak-iyak pa yan. Mahal na mahal na. Diba? Kaya nga, Sir. Wala nang ginawa yung tao. Ay, nako nga, di ba? May mga anak pa ba din sa Canada na ako nakakahiya. Panay ang pagmumura. Oo, oh, naparaman eh. Grabe. Mami Karen, that bloody old cow, Lucci, is the one complaining to Idol about Alfa Romeo. I was there in the Zoom meeting with Idol FLM. It make me laughing, she know, with Alfa Romeo. Demented cow. Yun ang totoo dun. Pagalit kayo kay Alpha dati, pinagmumura nyo. Anong kinain nyo yung suka nyo? Diba sabi niya nga kay boss, boss, huwag mo lang pababalikin yan. Oo. Ayan, Lucy, di kayo naaway, nagpapakatuto ka. Ayan, sabi yung super tech. Ay, ang mga tao nga naman. May paiyak-iyak pa noon, love na love daw. Liligwak, liligwak din pala. What the heck? O, di ba, pare Muhammad? Di ko, yun, tingnan, kain suka eh. Sinuka na si Alpha, ngayon nilulunok na. Ewan ko sa iyo, Alba, dahil na saksakan ka na ng sinungaling, busted ka na, may naniniwala pa rin sa iyo. Yun ang sabi ni Bessie sa iyo, kumusta yung itsura? Sakto lang, kuya. Pucha, parang biglang. Parang biglang inan to. Gwapo ba ako? Ano yung kuya? Parang hindi narinig yun. Nag-uwa ka ba?
Yung kuya. Ganun nang gano'n. Parang nabingi. Paano sagot? Paano sagot? Sabi, nagpakita ba sa ano? Oo, oh, kuya. Ano sa lungkot? Ang lungkot ah. Oo, din ang lungkot, men. Ito, hindi ako nagsisi. Sakto lang. Nagwapuhan ka ba? Nagwapuhan ka ba, te? Ano yung kuya? Sabi, biglang napingi. Pucha naman, Alba. Brad. Tayong nakakaedad, naliligaw sa maganda na mas bata, ilulugar mo yung mukha mo, pare. Masakit ang maprenson. Pucha naman eh. Alam ko mahirap natin ng pera. Siguro dahil hindi mahirap, dahil binubudol mo lang yung pera eh. Ayun lang. Pucha naman. O kung di kawawa yung tao na pinanggalingan ng pera na binudol mo, o marami na yan, nakautang ka pa kay Jan Ogar, hindi pa binabayaran. Nagligalo ng flowers, inutang mo. Ang lakas ng loob mo manligo. Brad, lubid na. Lubid. Lubid, lubid. Sakto lang. alam mo yung feeling na aligaga ka kung paano ako mag-isip ng para ma-maintain mo yung mga naniniwala sa'yo. Mm-hmm. Tapos, alam mo yun, araw-gabi nag-iisip ka oh. Paano strategy, paano ang approach. Samantalang tayo natutulog na mahimbing. Baka yung strategy niya, sabi mo raw, nagpo-opera ka. May tumor ka. Alam mo, kuya, ang dami niyang style eh, para dinadaan niya ako sa ano eh. Kaya nag-agalit ako sa atites, hindi ko rin binabasa yung message. Sabi niya, eto, Luchi Luchi, natanggap mo na ba yung V8 mo at laptop from Speedy Girl, a.k.a. Alfa Romeo, a.k.a. Lady M? Ha, ha, ha! Binasa ko na. With feelings pa yan, ha? With feelings, ha? Hmm. Ayan na. Mandami na nahawa kay Luchi. Limod, bakit mo binabasa ang comments ko? Ha, ha, ha. Aminin, linalagpasan mo. Wow, Luchi! Ulo ko na si Sobrotec. Asan ba? Ayun, kay Luchi, hindi kita inaaway ha. Magpapakatotoo ka ha. Ay, nga pala, kapitahay mo lang. Oh, dami nang. Ate Tess, kapitbahay mo lang ako layan. Bakit parang walang power ang sagot, sabi ni Kuwaiti. Hindi, totoo yun. Sakto lang. Ganun ba? Puti lang. At saka yung pagliligaw, isang taon, ang tagal nun, men. Ang tagal. May baka true love nung. Pwede eh. Eh, nung araw nga, di ba, pinagsisibak pa ng kahoy bago mapasagot ang ginagawa. Oh, dapat pinagsibak niya ng kahoy. Mm-hmm. Kasi yung mukha niya mukhang nasibak kasi, hayop. Sabi ni Ma'am Samtown, alam niyo, kahit di ka gwapuan, basta may magandang puso, pumupogi. Kasi tingin sa'yo, anghel. Uy, yun. Ganun na sana, ano, Samtown eh. Kaso, malaking negative yung may naririnig na pangit sa kanya. Ang dami kong ano eh. Kuya, naririnig na pangit sa kanya eh. Hinihintay ko. Ito, totoo. Ito, hindi sa pagpapatawa. Hinihintay ko yung sinabi niya na marami akong naririnig sa kanya eh. Bukod sa mukha niyang pinapakita niyang pangit. Hinihintay ko pero hindi niya tinuloy. Baka nahiya. O, ganun ba? Sa tingin mo yung idadagdag sa sasabihin? Yun sana, pero nahiya lang siguro. Baka sabihin ni Kuya George si Bastos ako, baka sabihin niyang ganun. Ah. Yeah. Yeah. Pero, yun ang ano. Kaya sabi ko, yung naririnig mo, totoo yun ka ako. Kasi kalabang ko na talaga yan. Sinisiraan na kasi, ang totoo lang, dalawa kami talaga na ano, na parang, ano ni boss yan. Ha? Hmm. Sabi niya, kuya, siyang pinuno ng FLM family eh. Ha, sinabi niya yun ba? Oo, kaya hangang-hanga ako eh. Aba, sabi ko, doon ako na natawa. Ayop ka, Alpha. Ang lakas ng loob. Sinabi mong kanang kamay ka. Noon mo pa sinasabi ang kanang kamay ka ni boss eh. Hmm.
Pati si Poslog na paniwala. Oh boy. Wala. Lubid-lubid. Parang awa mo na, ayaw ka na namin masaktan. Tinawagan mo. Yung unang nagkwentuhan tayo lumo sa live mo, tinawagan agad eh. Hindi sinagot. Okay, wewe. Sabi, at saka wala pa yung V8 niya. Bigyan muna, tinapa. Kabong, sige sa'yo pa rin. Pag-uwi mo, maalikabok na ang sapato, sabi ni Ma'am Marlene. Ah, nakaatid. Oh, yeah, yeah. Kasi ano eh. Yung pilapil nga, minsan purputik nga minsan eh. Hmm. Kasi depende. Sabi ni Ma'am, hindi mo mabasa ang comment ni Lucho nun, magagalit pa. Pilingerang matanda. Hmm. Nga, ako lagi pinagagalitan. Magagalit nga yan eh. Mm-hmm. Diba? Sarap mang asa rin. Hindi siya makaganti si Alpha dahil tutulat ang pinagsasabi ko eh. Wala. Tsaka, paano niya i-deny yun? No? Eh, sabi niya hindi totoo. Oh, ito si Ate Beshi. Paano? Oh. Hmm. Abangan mo, Alpha, pag natuloy yung pagtatandem namin na magkakanta kami. Sinabi naman niya, kahit anong tawag mo, hindi ka sasagutin eh. Saka iblinak ka na sa Facebook. May iiyak sigurado. Oo, oh, iiyak yan. Siguro sa paraan na makausap mo siya, ilabas mo yung pangalan mo kasi alam naman yung pangalan mo eh. Huwag kang gagamit ng ibang telephone number pangalan. Alam na niya yung style mo eh. Gusto niya, Alpha, sana magpakatotoo ka. Yun ang problema eh. No? Hindi niya magawa eh. Yun, hindi mo magawang magpakatotoo eh. Buti kahit... na lang yung tahimik si White Lady, nagsawa na rin sa kawawalwal. Ayun. Pwede siguro, oh, dahil nga talagang hindi niya naman buhay yan eh. Hmm. Nagamit lang din yun eh. Yeah, nautusan. Ayan, sa pag-ayon sa akin, pagsasaliksik, inutusan yung para banggain ako eh, pero wala na. Nag-utos na ngalito, pinaikutan ako sa apartment. Wala rin naman nangyari. Wala din. Nakulong ba ako? Napahiya ba ako? Wala din. Kaso, yung katulad sa taong niyang kitang kitang kaya ang tingin sa kanya ng babae ay iba. Wow, kaya kung ako sa kanya, tantanan niyang gamitin si FLM pati FLM supporter. Yes, tama yan. Sabi ko, hindi ko ulitan niya yan kay Luchi Luchi, di mo binabasa mga comments niya, nagtampo siya. Hindi naman siguro. Kasi pinagagalitan naman ako pag hindi ko nababasa, eh, pinapaulit niya sa akin. Hindi nakakuha sa pera-pera usul na malaki sa babae. Basta ang babae, napapasaya mo at napapalagay mo sa jokes mo, eh, mawiwin mo ang babae. Oh, yeah. Eh, hindi siya joker, no? Hindi siya... hindi siya jolly person. Yeah, kasi yeah. Pag nagkakuha siya, parang straight lang na formal, kumusta ka na ba? At saka, Alpha, eto, huling advice ko na to, magbait-baitan ka. Please, huwag mong gagamitin ang Diyos. Hindi na babagay sa'yo, Brad. Alam ng lahat na nanapakademonyo mo. Tama. Maano ka? Ako nga hindi gumagamit ng Diyos dahil nahihiya ako, alam ko makasalanan ako eh. Ikaw na alam ng lahat na ikaw si Lady M, alam ng lahat na ikaw si... Speedy girl. Tapos babanggitin mo ang Diyos. Mahiya ka sa Diyos, Brad. Gumawa ka na lang ng tama. Pag busted, busted. Pag friend lang, friend lang. Alam mo kung sino ka. Ako alam mo kung sino ako. Makasalanan din tayo. Ako rin, ganun din. Pero... may bumabalik sa akin ng mga blessing, Limor, eh. Eh, siyempre. Bukal sa loob mong tumulong, eh. Yeah. May naniniwala, eh. Hmm. Walang lumalabas na nagre-reklamo sa akin kung sino ako nakagaya ni Ate Kay Karaming. Karaming Kay. Walang lumalabas na ganyan sa SOCMED na nagsasabi na kung sino ako na gaano ko kasama. Na sinsama mo, Alpha. Wala.
maglabas kayo na nakakilala sa akin na tumunagbigay ng humanitarian na nireklamo ako dito sa SOCMED. Maglabas ka, Alpha, kahit isa. Wala. Noon pa ako nilalabanan, Limor, noon pa. Wala naman eh. Wala naman eh. Bagkus, na pinupuri nga ako eh. Hmm. Yun ang pagkakaiba natin, Alpha. Tanggapin mo yan. Lubid na, Brad, lubid. Wala, walang ibang option eh. Yeah, yeah, wala. Pangit tumalon. Wala ka nun. Kumbi pandating mo nun. Oh. Katatalon, wag. At saka, lalo ba pakinabangan? Oh, sa katatalon. Uminom ng Clorox. Masarado pa rin ang kabao mo eh. Pag ganun eh. Pero pag lubid, nare-repair. Oo, oh, kaya nga. At saka mag-contest tayo, bumilis tayong bumaba sa hagdan ng mga 20 step, pabilisan. Hindi mo ko kaya pilantod ko eh. Tumakbo tayo pababa sa hagdan. Wala, wala ka. Talo pa rin. Madadapa yan eh. Walang hawakan sa ano, sa yung hawakan ng hagdan pababa. Wala. Wala, masusubsub ka na. Tabingin yung lakad mo eh. Wala na napuntahan na matino eh. Wala. Tiwarik pa rin lahat eh, tiwarik eh. Di, ang ganda ng sabi niya eh. Titigil na ako sa pag-vlog sa SOCMED. Sabi? Oo. Oh, yeah. Kapag naging tayo, yan ang sabi niya kay Ate Beshe. Wow. Ang ganda. Oo. Natawa na lang si ano eh, si Ate Beshe. Hindi. Paano kabuhayan? Paano? Siguro ang gagawin niya, budol siya ng budol ng budol hanggang makaipon. Sabay titigil na. Oo. Okay, ganito na lang, Alpha, sabay titigil. Sabihin na natin makaipon ko na ng ano, makaipon ng marami. Tapos, pare, pag inibig ka ng babae, hindi pag-ibig yun. Hmm. Lalo kang masasaktan sa dulo, inibig niya lang yung pera mo. Ang sakit na nung yung matutulog kayo mo ng ano, magdududa ka, mahal kaya ako nito? Hmm. Ang sakit nun. Lalo ka nag-araw-araw ka magdududa. Wala, walang pag-ibig sa ganun. Malaking bagay ang pag-ibig. Mukha, Alpha, mukha, yun ang wala ka. Ugali, gawang matino, wala na eh. Yung sabihin, nagduda na may naririnig na pangit sa'yo, Asus. Ang sakit nun, pare, isipan ka ng babae ng ano. Sinabi nang huwag ka nang magpadala, padala ka pa rin ng padala. Linggo-linggo pa. Parang may sariling ATM. Yeah. Oo, yeah. Binibili talaga. Asus. Ang tanong ko, bakit linggo-linggo? Bakit di buwan-buwan? Ibig sabihin, malakas ang racket ko. Diba? Bakit tungkol mo? Yeah.